What's up guys? Yan. It's a sunny day. Ganda ng panahon ngayon, kung titingnan nyo. Perfect day para linisin natin ang ating motor. Medyo sobrang tagal natin hindi nakapag-rise. At ang tagal natin hindi naka-uwi. Ang dumi na nga yung motor, so lilinisin muna natin. So, tingnan nyo kung gaano ito kadumi. Ayan, may agyo-agyo na oh. Spiderweb. Inabot na tayo ng agyo. Alikabok. Alikabok. See? Alikabok. Agyo-agyo. Yan. Agyo. Yan. Ang upuan natin. May mancha na. Amag. Amag na. Yan. Okay. Yan ang mags natin. Sumunod dumi. Okay. So, dami-dami tayong lilinisin. Linis natin itong motor. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano ba linisin itong ganitong klaseng bike. Okay, so yan. Kung maglilinis kayo guys ng ganitong klaseng bike, ang kailangan nyo ingatan is yung kamay nyo kasi dito sa kanyang kauling sa ilalim, medyo nakakasugat talaga ito kasi matalim dito. Kapag sinusot yung kamay at nililinis yung engine, hindi maiwasan na susugatan ng kamay. So, as advice, makailangan nyo mag-gloves. Mabuti kung paglilinis kayo ng OBR nyo, girlfriend nyo, asawa nyo. Hindi totoo yan. Sana all. Bola lang yan. Tsaka ito ang ating chain. Medyo mahirap linisin yan. Ayan, start na tayo. Ano? So, ang gagamitin natin sa pagbubas ng ating motor or car wash ng ating bike, may base gumagamit ng shampoo. Kaso kapag wala kang shampoo, instead na sabon ang gamitin, ang gagamitin natin ay dishwashing liquid. Kasi kapag sabon ang ginamit nyo, yung mga powder, pag natuyo ang bike nyo, meron siya mga puti-puti na residue. So kapag kasi itong dishwashing liquid, mabula na to, tapos wala pang residue, after nyo, babanlawan yung inyong bike. Okay? Then, para dun sa kanina pinakita ko sa inyo na undercowling, maraming singit-singit, and sa undercowling natin, madami singit-singit. So, gagamit tayo ng toothbrush ko. Yan. Ito yung ginamit ko kanina. Tapos gagamitin ko pagkatapos natin yung gamit. Yan, joke lang. Luma na to. Yung old toothbrush ang gagamitin nyo. Okay? Old toothbrush. Tapos, gagamitin natin sa pag-ipunas is yung basahang malinis. Mas maganda kung cotton, pero kung may microfiber kayo, mas much better. Eh, wala tayong microfiber, so cotton. Cotton na basahan na gamitin natin. Tapos ito, titimplay natin ito sa timba na may tubig. Para titim. Okay, so simulan na natin. Natin hugasan na ating bike at punasan naman natin gamit ang kanebo. After ng kanebo ay gagamitin natin ang towel o kaya ay malinis na basahan, pwedeng cotton para hindi talaga magasgas yung ating fairings. So yung ginawa kong hugasan niya is ano lang, minor lang kasi alikabok lang naman yung ating tinanggal, hindi naman siya maputik. So yung iba nating mga kagrupo, mas matindi talaga maglinis yung tangga ng fairings, pati yung mga internal organs ng motor nililinis talaga. So yung sa atin is yung lang outer lang kasi yun lang yung madumi. Hindi naman natin nagamit sa rides ng ilang buwan, almost 6 months hindi natin nagamit sa rides, so walang putik, more on yung fairings tayo may dumi, kaya yun lang nilinis ko. So patutuyuin lang natin, then mamaya ating papahida ng coating or protection sa aking pampaintab. 2 hours later. Okay guys, so as tuyo na itong ating bike after 2 hours yata. Medyo lang. Mga
20 minutes tuyo na yung ating bike. So pwede na natin siya applyan ang ating pampakin tub. Gagamitin ko ay ang traditional na BS1. Pero joke na kasi may sumpa itong BS1. Umuulan kapag ito ay in-apply natin sa ating bike. Umukulog na patay. So hindi itong gagamitin natin. Ang gagamitin ko ay top coat. So hindi ito oil base, hindi ito wax, ito ay silicone base. So nabili ko lang to dun sa bike expo dati, 150 lang to. So buy one take one, hindi 300, plus meron siyang kasama na basahan pampunas. So ang gagamitin natin ngayon is another basahan na naman. So puro basahan tayo dito, ano, kasi iba-ibang basahan ang ginagamit sa paghuhuga, sa pagpupuna, sa pagtutuyo, at saka sa paglagay ng pampaintambit sa ating bike. Okay, so simulan na natin. Okay guys, so start na tayo. Itong gagamitin natin at top coat silicone base para dito sa ating bike. A few moments later. Okay, ngayon pupunasan na natin ang basahan after natin may sprayan ng top coat. A few moments later. Okay, yan guys, sa bakas natapos na natin mag linis ng ating bike. Nalagyan ko na rin siya ng coating. Wow! Kamangin na, napakahintab na nito. Yan, napakahintab na nito. So, pakita ko lang sa inyo kung ano yung nag-result ng ating paghuhugas sa aking bike. Kung gano'n siya kahintab. Okay? Sa sobrang kintab at sa sobrang linis. Okay, so almost inabot siguro ako ng 1.5 hours sa paglilinis ng motor. So actually, based sa aking experience, mas mahirap pa maglinis ng motor, mas matagal pa kaysa sa kotse. Kasi ang dami nitong mga singit-singit at mga contour, kumbaga. Ang daming mga ilalimya, medyo mahirap linisin. Okay, so dito ko natatapusin ang video. So sana medyo may natutunan kayo sa akin mga tips about sa paghuhugas ng or paglilinis ng motor. Then bago ko ulit tapusin yung video, so huwag nyo kalimutan na i-click yung mga link below at order kayo dito sa ating new partner para dun sa mga kanila mga products. Okay, so thank you. Thanks for watching. Please subscribe.